posible nga kaya na itong si TNT super scoring guard Mikey Williams ay mapunta dito sa San Miguel Beer. Mukhang desperado na ang TNT na manalo pagkatapos silang matalo dito sa Converge Fiber Xers. Ito ang pangalawang MVP team na natalo nitong Fiber Xers na nagtatank ngayon para makuha si Justin Baltazar. Nakita na rin natin doon sa game na yun, humabol nga ang TNT nung last few minutes ng game, pero in the first place, hindi sila dapat natampakan itong Converge. So sa ngayon, makikita natin dito na mukhang maraming issue talaga sa TNT. Yes, alam na natin na ito si Mikey Williams, yung issue tungkol sa salary niya. Mukhang kailangan na talaga maayos to ng TNT at kailangan humanap na sila ng iba pang scorer. Ang iniisip ngayon ng karamihan, itong sitwasyon kay Mikey ay parang pwedeng ikumpara kay Terrence Romeo noon. Natatandaan ninyo, tinrade ng TNT si Mawara Tautua para kay Terrence Romeo na nasa Global Port dati. Nung napunta si Terrence dito sa TNT, hindi rin naging maganda yung stay niya dyan. So eventually nangyari, kinuha nila si Brian Heruela, David Zemrad at isang first round pick sa San Miguel Beer, kapalit ni Terrence Romeo. Naging okay naman ito si Brian Heruela doon sa guard position niya. So sa ngayon, itong TNT, mukhang ang tinitignan ay baka ganun din ang gawin. Baka ito si Mikey Williams ay i-trade na lang dito sa San Miguel Beer. Ang tanong ay kung sino magiging kapalit. Alam natin ang San Miguel Beer napakarami ng scorers at sa totoo lang, hindi na nila kailangan si Mikey Williams. Pero hindi ako magugulat kung ganyan ang gawin ng TNT Tropang Giga. Dahil basta para ba maalis lamang itong si Mikey dito sa lineup nila at makakuha ng scorer. For example, pwede nila kunin sa San Miguel Beer kung ibibigay pa itong si Simon Enciso. Alam natin mahusay na scorer yan at baka itong si Juronteng ibigay din ng SMB. So hindi natin masasabi kung ano mangyayari dito pero baka may posibilidad na yan. Nagkamali nga ba ang TNT Tropang Giga sa pag-alis dito kay Jojo Lastimosa bilang head coach at pagbalik kay Chot Reyes? Kung inyong maaalala, itong si Jojo Lastimosa, iyan ang nilagay na coach dati ng TNT noong naging nag-handle ng gilas itong si Chot, at ang naging resulta, nagkampiyon ang TNT sa Governor's Cup. Tinalo nila ang Barangay Ginebra, import nila of course si Ronte Hollis Jefferson. Pero anong nangyari, pinalitan din nila itong si Lastimosa at bumalik itong si Coach Chot Reyes. At ngayon nakita na natin ang resulta ng huling conference. Of course nag-struggle itong TNT at ngayon mukhang nag-i-struggle na naman. At ito ay kahit na nakuha pa nila itong si Brandon Ganuelas Roser. Doon nga sa huling game ng TNT, natalo sila dito sa Converge Fiber Xers na alam naman natin ay eliminated na at nagtatank para makuha itong si Justin Baltazar. Kaya dito makikita natin talaga na parang tama yung sinasabi ng mga fans na nagkamali itong TNT Tropang Giga sa pag-alis dito kay Jojo Lastimosa. Dasaan ka nga naman nakakita ng isang coach na kacha-champion lamang ay papalitan. Kaya sa ngayon masasabi natin na itong TNT Tropang Giga ay pinag-iisipang mabuti kung ano yung next move nila. Hindi naman siguro nila kagad tatanggalin si Chot dahil syempre alam natin hindi mapapahiya yung management pag ginawa nila yan para lumabas, mali talaga yung decision nila. So malamang magkaroon ulit ng mga trades dito. At siguradong una-una nilang gagawin dyan ay titingin dito sa Blackwater Bossing kung sino ang pwedeng makuhang player. So di kaya dito sa Meralco Bolts at NLEX Road Warriors. Kaya sa ngayon, masasabi natin na itong TNT Tropang Giga kinakailangan ng maraming adjustment sa kanilang lineup. Habang gumaganda ang performance nitong si Ralph Koo ay lalong dumarami yung mga teams na gustong makakuha sa kanya. Hindi na to nakagugulat dahil alam naman natin na itong si Ralph Koo ay isa doon sa mga tinatawag na unheralded na mga players dito sa PBA. Marami nga nagulat ba't siya binigyan ng kontrata ng Ginebra kaysa dito kay Kim Aurin. In fairness, maganda rin ang nilalaro ni Aurin dito sa TNT Tropa. Pero siguro nakita na nga ni Coach Tim Cone, nakakailanganin niya ng isang power forward stretch 4. At yun na nga nangyari dahil naka-injury itong si Jeremiah Gray at si Jamie Madonso. Sa ngayon, ito si Ralph Koo. Ang maganda kay Ralph Koo, hindi lang siya yung magaling na scorer sa labas. Kung hindi, maski yung kanyang basketball IQ, hindi siya yung tipo ng player na pinipilit yung mga tira. At nakita rin natin kung gaano siya kahusay pumasa, particular na dito kay Christian Stan Hardinger. Kaya talagang masasabi natin na mahusay na role player itong si Ralph Koo
At dahil binibigyan siya ng playing time, nagkakaroon na rin siya ng kumpiyansa. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra, alam natin maraming problema sa lineup dahil sa injuries. Pero itong si Rafco, sa tingin ko hindi nila bibitawan yan kahit bumalik pa itong si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray. Dahil nakita na ni Coach Tim ko na maaasahan niya to. Plus si Rafco ay bata pa at alam natin na ito ay isang high IQ basketball players at yan ang gusto naman ni Coach Tim Cone. Wala na magduda na maraming teams talaga interesado dito kay Rafco. Kung titignan natin, yung style ng laro ni Rafco magbabagay yan sa maraming teams katulad ng TNT, Meralco, Phoenix, NLEX, Rain or Shine, maraming teams na pwede dyan. Pero hindi ito bibitawan ng Barangay Ginebra. Dahil syempre, sa ngayon nangangailangan sila ng isang player dahil wala si Malonzo. At pangalawa, kahit bumalik na yung mga nabanggit, hindi ito tatanggalin ni Coach Timko dahil alam niya maganda yung nakuha nilang player at magagamit nila ngayon at in the future. Naghahanap ngayon itong NLEX Road Warriors ng pwedeng makuhang guard bukod dito sa pagkaroon ng injury kasi ni Kevin Alas. Parang nakikinita na ni Coach Frankie Lim na itong si Robert Pollock ay mawawala na dyan. Lalo na nung natalo itong TNT Tropang Giga dito sa Converge Fiber Xers. Parang meron ng alarm bells dito sa TNT at sa buong MVP camp na kinakailangan na ng pagbabago. Sa ngayon itong TNT mukhang marami kailangan ayusin doon sa lineup at sigurado na kung magkakaroon ng balasahan dyan ay kasama itong NLEX Road Warriors doon sa madadamay. Actually, ang NLEX mismo hindi masyadong maganda performance dahil alam natin natambakan sila ng San Miguel Beer, wala doon si Robert Bodick. Pero kahit pabago yung game na yun, alam natin na sunod-sunod na rin yung talo nila. Hindi rin nakatulong dito sa NLEX yung ACL injury ni Kevin Alas. Kaya ito sinasabi natin dahilan kung ba't sila hahanap ngayon ng isang guard. Dahil bukod dito kay Kevin Alas at dito kay Robert Bolick, kailangan nila ng additional dahil posibleng mangyari na ito si Alas dahil sobrang dami ng injury ay i-trade na rin. And of course, si Bolick eventually sa tropa yan mapupunta. Mawawala ng point guard ng NLEX. Kaya ngayon tumitingin sila hindi lang sa free agency kung hindi pati na sa mga trades at pati na sa MPBL. Tandaan natin si Aaron Black nagka-ACL injury din. So medyo malaki ang problema ng MVP group ngayon pagdating dito sa kanilang guard situation. Kaya asahan natin na magkakaroon ng balasahan dyan. At syempre, malamang itong Blackwater at si Ray ng bata kay masama doon sa usapan. Sa ngayon, itong Blackwater ang medyo maganda kalagayan kung pag-uusapan natin yung kanilang lineup. Nandiyan si Christian David, si Troy Rosario, si Ray Suerte, si Ray ng Batak. Pero yun nga lang, dahil magiging free agent ito si Troy Rosario, isa yun sa mga question na kinakailangan natin tignan. Kaya abangan natin ang magiging balasahan dito. Shout out kay Eduardo Del Rosario Jr., kay AZ, Briel at Derek Castillo, Alexis Teterala, kay Donel Santiago, RG Bueno at Dalina Family, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Carl Alarcos, Ronald Barbosidad, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, JJ Sibum, Anthony Alon, pinabati din natin si John Mark Cantos, John Ray Marquezuela, Michael D., Jonald Malyari, Romeo Conchada, Katsakino Dokusin, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Curly Baduria, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang at ang iba pa nating taga-subaybay.